Mga kasambuhay, isang mapagpalang araw sa inyo. Isa sa mga iniatas sa atin ng ating Panginoong Hesus ang ipalaganap at higit sa lahat ang isabuhay ang Ebanghelyo o mabuting balita hinggil sa ating kaligtasan. Nagpapasalamat tayo sapagkat ang mabuting balitang ito ukol sa habag at malasakit ng Diyos na ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay naitala sa libro na maaaring mabasa, mapagnilayan saan man at kailanman, hindi lamang tuwing misa, kundi maging sa tahanan o opisina. Sino nga ba ang apat na may akda ng Ebanghelyo ni Hesus? Atin silang kilalanin isa-isa. Una, ang Ebanghelyo ni Mateo. Ayon sa Ebanghelyo, si Mateo na tinatawag ding Levi ay isang maniningil ng buwis na tinatawag ni Hesus na makabilang sa 12 apostol. Isinulat ang Ebanghelyo ni Mateo para gamitin ng mga pamayanang Kristiyano ng mga Hudyo ang nakararami. Kaya naman ipinapakita ni Mateo na si Hesus ang hinihintay ng mga Hudyo. Binibigyang kaganapan ni Hesus ang mga propesiya ng matandang tipan tungkol sa Mesiyas. Si Hesus ang guro ng sangkatauhan. Ayon sa mga eksperto, isinulat ang Ebanghelyo ni Mateo taong 70 to 80 sa Galilea o sa malapit sa Antioch sa Syria. Sinasagisag ng mabuting balita ni San Mateo ang tao sapagkat nagsimula ito sa pag-ungkat sa mga ninuno ng ating Panginoong Hesus. Ikalawa, ang Ebanghelyo ni Marcos. Binuo ni Juan Marcos ng Jerusalem, isang tagasunod ni Pedro at isang apostolikong tao, ang kanyang Ebanghelyo. Ayon sa tradisyon, ito ang unang naisulat na Ebanghelyo. Isinulat ito sa Roma taong 60 to 70 o 70s. Isinulat ito para sa mga Hentil na nagsisimula pa lamang sa pananampalataya at nakararanas ng mga pag-uusig. Ipinapakita ng Ebanghelyo ni Marcos ang isang kumikilos na Hesus. Wala itong sinasabi tungkol sa kamusmusan ni Hesus o sa kanyang buhay sa Nazaret. Hindi rin ito nilalahad ang mahahabang turo ni Hesus. Ipinapakita na si Hesus ay tunay na tao at anak ng Diyos. At ang opisyal na Romano na nakasaksi sa pagkamatay ni Hesus ang nagpahayag ng katotohanan na ito. Ang simbolo ni Marcos ay leon dahil nagsimula ang Ebanghelyo sa kwento ukol kay Juan Bautista, ang propetang tagapaghanda sa daan ni Hesus at pinsan ni Hesus, ang tinig na sumisigaw sa ilang. Ikatlo, ang Ebanghelyo ni Lucas. Ayon sa tradisyon, si Lucas ay isang doktor na taga-Syria na naging Kristiyano. Nakarating siya sa Roma, ang Kapitolyo ng mundo noon, nanatili na 2 taon at doon nakilala sina Pedro at Marcos na nangangaral sa mga Kristiyano sa Roma. Si Lucas ay naging katuwang ni Pablo sa kanyang mga paglalakbay bilang misyonero. Sa pagsulat ng Ebanghelyo mga taong 70 o 80s, pinagbatayan ni Lucas ang mga iba't ibang teksto ng mga gawa at himala ni Hesus na pinagbatayan rin ni Marcos at ni Mateo. Laki sa kulturang Griego si Lucas, kaya naman siya ay nagsulat para sa mga Griego. Binibigyan din niya ang kahalagahan ng pagbubuklod ng mga tao sa Diyos at ng tao sa isa't isa. Kaya naman ibinahagi niya ang talinghaga ng awa, mga salitang laban sa pagkasakim sa material na bagay na dahilan ng pagkakawatak-watak ng tao. Gayun din ang makataong pakikitungo sa mga babae na lubhang binabaliwala noon. Iniuugnay ang simbolo ng baka sa Ebanghelyo ni Lucas sapagkat nagsimula ang kwento sa paglalahad tungkol sa mga paghahain ng alay ni Zacarias, isang pari. Ginagamit ang hayop sa mga pag-aalay noon. Ang ikaapat na Ebanghelyo ay ang Ebanghelyo ni Juan. Ayon sa tradisyon, ang mga Ebanghelyo nila Mateo, Marcos at Lucas ay kabilang sa mga sinoptikong Ebanghelyo. Halos magkakapareho ang karamihan sa mga kwento nila, madalas sa parehong pagkakasunod-sunod. Ngunit hindi gaya ng tatlong magkakatulad na Ebanghelyo, ang layunin ni Juan ay hindi upang magsalaysay tungkol sa buhay ni Kristo,
kundi upang patunayan ang kanyang pagka-Diyos at patatagin ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Ito ay nabanggit mismo sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 20 at Versikulo 31. Inilarawan ang manunulat ng Ebanghelyo bilang ang alagad ng minamahal ni Jesus. At dahil sa kasaysayan at internal na kadahilanan, kinikilala natin siya bilang ang apostol na si Juan, isa sa mga anak ni Zebedeo at isa sa mga 12. May mga eksperto na nagsasabi na ang Ebanghelyo ay naisulat bago ang pagkawasak ng templo ng Jerusalem taong 70. Ngunit ang taong 85 to 90 ang pinakatinatanggap na panahon ng pagkasulat ng Ebanghelyo ni Juan. Sinisimbolo naman ng agila ang Ebanghelyo sapagkat agad nitong inihahayag ang katotohanan ng pagiging Diyos ni Jesucristo sa unang mga pahina ng aklat. Ito po ang ating katesismo ukol sa apat na Ebanghelyo. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ito po si Father Angelo Paolo Asper ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain kayong lahat.